paper. Awesome! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, gagawa tayo ng ibon na gawa sa papel. Gaya nito. Tara, simulan natin. Una, dapat ang papel natin ay parisukat. Kahit anong sukat ng papel, basta parisukat, okay yan. Tagilid natin ang papel. Itong ibaba, ipapantay lang natin dun sa dulo sa taas. Tupiin natin. Then, ibalik natin sa dati. Protect natin ang papel. Ngayon, may guhit na siya sa gitna. Itong gilid, ipapantay lang natin dito sa gitna. Tupiin natin lang ganito. Ganun din itong kabila. Pantay natin sa gitna. Then, baliktarin natin ang papel. Ito, tutupin natin pababa. Tapos yung tupi niya, isasakto natin dito sa dulo, sa gilid. Yan. Then, baliktarin ulit natin ang papel. Itong dulo na to, tutupin lang natin pababa. Then, itong itaas, ipapantay natin dito sa gitna. Yan. Tupiin natin. Ganun din dito sa kabila. Ito, papantayin natin dito. Then, sunod, ibubukas lang natin to. Then, ito, ilalabas natin. Pagkalabas, ito, ibabalik natin sa dating tikdo. Then, ito, tutupiin na natin. Magiging ganyan ang itsura niya. Yan. Ganun din itong isa. Ibukas lang natin. Then ito, ilalabas natin. Yan. Tsaka, ibalik natin ito sa dati. Then ito, magiging patulis. Sundan lang natin yung tupi niya dito. Yan. Ayusin lang natin. Tupiin natin ito pataas. Na patagilid. Ayan. Meron kayong makikita dito ang guhit. Susundan nyo lang yan. Ito. Pero dapat hindi siya aabot dito sa may guhit. May space siya na ganyan. Ayan. Ganun din ang gagawin natin dito sa kabila. Ipantay lang natin para parehas. Piliin lang natin pataas. Sunod, tagilid natin ang papel. Ito, ipapantay natin doon sa taas. Bali, tutupiin lang natin siya ng kalahati. Yan. Then, baliktarin natin ang papel. Dito tayo magsimula sa kaliwa. Yung pagitan nito, tsaka ito, may makikita kayong guhit dyan. Yung gitna niyan, simula dito tsaka doon, ito yung gitna. Tutupiin natin dito. Ito yung palatandaan tsaka dito. Tansyahin nyo lang basta dito sa gitna. Then, tupiin natin ito pababa. Yan. Ganyan. Then, baliktarin natin. Ganun din gagawin natin dito. Isakto nyo lang dito sa kaninang tupi. Then, ibalik natin. Sunod, ibukas lang natin to. Then, tutulak natin ito pababa. Yan. Pagka natulak nyo na sa pababa,
Ito, tsaka ito, pagdidikitin lang natin. Ayan. Then, tukin lang natin. Malapit na siyang matapos. Itong dulo na to, tutupiin natin papuntang kaliwa. Ayan. Isakto nyo lang ito dito. Then, dapat yung dulo, lumampas siya dyan. Ayan, ganyan. Then, bantay natin dito. Saka natin tupiin. Then, balik natin. Yung guhit na to, na nagawa natin, ito yung palatandaan, tutupiin naman natin siya ng pababa. Pero dapat dito pa rin yung tupi niya, tapos itong mababago, mapupunta doon. Ayan. Pababa naman siya. Tupiin natin. Then, ibalik natin sa dati. Ibukas lang natin to. Ayan. Pagkabukas niyan, ipapasok lang natin to pababa. Ayan. Bali, susundan natin itong tinupi natin kanina. Dalawa yan, tapos ito, meron pa isa dito. Ibabalik, pag naputupi na natin siya pababa, ibabalik natin siya pataas. Ayan. Then, ito, pagdikitin lang natin to. Ayan. Tapos, pag ganyan na itsura niya, ito din, pagdidikitin na natin siya ng ganito. Ayan. Then, medyo itaas natin, isakto natin siya dito. Saan natin tupiin. Ito, isasagad ko lang siya dito. Nakaganyan niya kanina. Then, tataas natin, sagad natin dun sa dulo sa taas. Saan natin tupiin. Lagyan lang natin siya ng mata para lalo siya magmukhang ibon. Gagamit ako ng ball pen. Pero kahit ano, pwede niyong gamitin. Pwedeng pentel pen, pwedeng lapis. Gawa lang ako dito ng bilog. Then, shade lang natin. Yan! Tapos na ang ating ibon na gawa sa papel. Ang galing, di ba? Kaya hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Paalam!